So ayan po muli, isang magandang araw. Welcome back po sa channel natin. Tayo po ay binagbigyan ng kaunting sikat ng araw dahil medyo maulan nga po ngayon. So gusto ko lang pong share sa inyo yung mga bagay na dapat nyong ihanda pag kayo ay mag-uumpisa na sa pag-aalaga ng hayop. So pinakauna dyan ka farmer ay pagkain. Wag na wag kayong bibili ng hayop, mapabaka man yan, kambing o baboy, nang wala kayong available na ipapakain. Kung isipin, ay libre lang ito. Yung iba, bumibili pa. Kaya kung kayo ay nasa probinsya kagaya namin, ay samantalahin nyo ang pagkakataon. Dahil libre na po ang pagkain, kagaya po nitong nyug, na hindi naman namin binabayaran. Kusa lang pumapatak, pamakain namin sa aming baboy, at ang mga carabao grass, na pamakain namin sa aming baka, may napier, may kakwate, at marami pang iba. Ano mang hayop ang inyong aalagaan, mainam na meron kayong naunang pagkain bago kayo bumili ng hayop. Dahil mahirap po pagka wala kayong available na pagkain. Hindi po pwedeng palaging bibili kayo dahil malulugi lang ho kayo ka-farmer. So yun po yung number one na dapat meron kayo. At ang pangalawa ay yung pong area ng inyong pag-aalagaan. Kung baka o kambing, dapat meron kayong pastulan. Yung makakapagbakod kayo, yung makakapagtanim kayo, at yung walang maaabala o mapuparis yung kapitbahay. At syempre, ganun din kayo. Dapat hindi kayo mapuparis yung at hindi rin may stress yung inyong mga alagang hayop. Lalo na kapag ka maingay. Ang mga hayop na alaga natin, ayaw din nila ng maingay. Gusto lang nila ay syempre po yung tahimik. Mas maganda po yun. Kapag baboy naman ka farmer, syempre dapat malayo talaga kayo sa mga bahay. Automatic yan dahil yung amoy ng dumi nila ay kumakalat yan. Pwede nyo gawa ng paraan yung kanilang papatakan ng dumi. Pwede kayong humukay na septic tank. O kung kayo naman ay nagtitipid, pwede po kayong gumamit ng gabi. Magtanim kayo ng gabi dun sa paligid ng kanilang dumi para makontrol niyo po yung pagkalat ng amoy. Ayan po ay epektibo. Para maiwasan na rin natin yung mapaaway tayo sa ating mga kapitbahay. Lalo na kapag medyo nakakaramdam ng inggit yung inyong kapitbahay, yung mga taong nakakaramdam ng inggit, kaparmer, yan ay mabilis ding mag-init ang ulo. Konting mali nyo ay dami na sasabihin. Ayan, so yan po yung ating number 2. Ang number 3 naman ho natin ay siyempre, dapat meron kayong nakatabing extra budget. Hindi po pwede ang wala dahil meron kayong mga kailangang improvement na gawin. Diba, magagawa kayo ng extra kulungan, mga pakainan, bibili kayo ng mga gamit, kagaya po ng mga water pump, lalo na kung kayo may baboy, mga kuryente, extra ilaw, para mas mapadali ang inyong trabaho at gawaing bukid. Magkakasakit ang inyong alaga, bibili kayo ng gamot. Kung kayo ay nagpapaalaga din, bibili kayo ng mga ekstrang lubid, ekstrang pangilong. Magpupurga kayo at magbabitamins kayo. At kung minsan, ay uutang yung inyong tagapag-alaga. Yun po yung inyong mga paghahandaan. Kaparmer, dahil kapag kayo ay walang ekstrang budget, ay baka po kayo ay makapangutang pa sa iba. At syempre kaparmer, yung pang-apat natin, kailangan yung matutunan ang magkaroon ng mahabang pasensya pagdating sa pag-aalaga ng mga hayop. Dahil kumakailangan talaga tayo dyan ng mahabang panahon para kumita. Hindi basta-basta ang mag-alaga ng mga livestock, lalo na ang baka. Kung minsan ay nalulugi, kung minsan naman ay kumikita, minsan ay tabla lang. May mga ganun ka farmer, kaya dapat paghandaan nyo yan. Hindi palaging nagmamadali. At habang tumatagal ka farmer, unti-unti nyo na makakasanayan ang pag-aalaga ng mga livestock. Pero wag na wag kayong titigil sa pag-aaral. Yung mga bagay na gumagana noon ay maaaring hindi na gumana ngayon dahil iba na yung panahon natin. At ang panlima ka farmer, kailangan matutunan nyo yung
pagmamanage ng inyong kapital at pagpapaikot. Dahil kapag sumablay kayo dyan, baliwala lahat ng inyong inaral mula umpisa hanggang sa kayo ay makabenta at kumita. Kailangan kaya inyong paikutin. Dahil dyan po maraming nagkakaproblema sa pera. Ano, madalas yung pinag-aawayan, lalo na ng mga mag-asawa. So yan ay mga paalala ko lang sa inyo, farmer. Ano, nasa inyo pa rin yan. Ayan. So yung ating pag-aalaga ng hayop, yan ay para-paraan lang talaga, farmer. Kailangan nyo lang gamitin yung mga bagay na meron kayo dyan sa inyong bakuran. Hindi palaging bibili. Dahil mahal din. Pagka kayo laging bibili ng mga feeds, pagkain, pamurga. Kaya kailangan nyo diskarte yan. Yun talaga ang ibig sabihin ng farming. Ano, ibinigay na sa atin lahat, gagamitin na lang natin. Huwag nyo lang kalimutang dumiskarte. At may mga guide naman tayong ginagawa para sa inyo, para makakuha kayo ng mga tips at idea sa ating pag-aalaga ng hayop. So yan ka farmer, maraming salamat sa oras nyo at huwag nyo pong kalilimutan mag-subscribe para po dun sa mga bago. At huwag nyo rin kalimutang i-like ang ating mga video para mas lalo pa pong ma-recommend ni YouTube yung mga video natin sa iba pang mga tao na nangangailangan ng ganitong klase ng mga video. Yan, maraming salamat po sa oras nyo. Happy farming po at maulang araw sa ating lahat. Mag-iingat po kayo. Ingat po at God bless, kaparmer. Salamat!